And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor GIL LAURENA. Amen. Magandang hapon po sa inyo pong lahat. Isang maganda at maulang hapon po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? And how's your day been? At ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon na tayo po muli ay nagkasama-sama sapagkat tayo po ay naisan sa hapon po na ito. Hindi, magandang iyan ang paboritong turog ni Pastor, kahapon pa yun eh. Pakilakasan na lang, Sir Jello, ang ating microphone. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa Panginoon na muli po tayo nagkasama-sama sa umaga po na ito. And again, isa pong maganda at maulang hapon. Kamusta po kayong lahat? I do believe na masarap ang tulog nyo po kagabi, ano po? At ako'y naniniwala na ang bawat isa sa atin ay nagkaroon ng mahimbing na tulog. I love it! Yan. Ngayon nga, mahimbing pa kasi meron nawawalan tao dito hanggang hinahanap pa rin eh. Alright, at bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pong programa, nais ko po muna batiin ang mga taong merong kaarawan po ngayon. At ngayon, ha? Tapos na yun. Ngayon po ay birthday po ni Sir Rico Formanes. Yeah, happy birthday po Sir Rico. And Sir Jonard Rafael. Yeah, Sir Jonard Rafael, happy birthday. Si Ma'am Hannah Garino. Yeah, si Nana. Happy birthday po. And kay Doktora Emeline Fernandez. Yeah, happy birthday po sa inyo, Doc. And also kay Ma'am Jessa Araza. Yeah, happy birthday sa inyo po. And dito sa atin sa loob ng studio kay Angelo Esgeran Pambira. Jessa Antonis. Yeah, happy birthday din daw sa iyo, Jessa Antonis. Sabi ni Ponching. Yan, happy birthday po. At yan po ang mga kapatiran po natin na merong kaarawan po ngayon. Happy birthday. Dami pa lang 28. Ito ata ang pinakamaraming birthday sa July. Ito ata ang pinakamaraming may birthday ngayon sa July. Ang araw po na ito, July 28. Alright. Happy birthday po sa inyo lahat. And praying that you will enjoy your day. And magpadala na lang po kayo dito. Yeah, sabi niya, sumagot na si Sir Rico. Amen. Thank you po, Sir John Mark. Yes, sir. You're welcome po. And, sir, siguraduhin mong safe yung handa mo. Alright. Happy birthday po. And ngayon, mga kapatid, again, na muli po tayong bumabalik sa Himpapawid. Tumpihiran. Magandang hapon po, Luzon, Visayas, Mindanao. A blessed afternoon. Blessed morning. Blessed morning. Kung saan man kayo naroon sa iba't ibang dako ng mundo na ito. Ano nga yung lagi natin binabate? Europe, Asia, and Europe, Asia, Americas, and Australia. Yan! UAE! Yeah, magandang hapon or umaga. Ano po ang oras po sa inyo? Thank you for tuning in. And again, team focus and team preparation. Ito na po ang programa muli natin na tayo po ay muling magsasama-sama sa programa po na ito. Kaya all you have to do, brethren, is just to tag the name of your friends and share the link so that we will be a blessing to many young people today. Alright, at again, maraming salamat po sa lahat po ng sumusubaybay lagi sa programa pong The Baptist Lunch. And ngayon pong hapon po na ito ay meron po tayong magandang pag-uusapan na kung saan ay tatapusin na po natin ang ating usapin patungkol po sa commitment. Alright? Ako po ay naniniwala na for the past weeks na ating for the whole month of July ay tayo po ay nag-usap patungkol po sa commitment. And ako po ay naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay meron pong natututunan, especially sa mga young people. Kaya po ngayon pong hapon po na ito ay tayo po ay mag-uusap patungkol sa the conclusion of our commitment. Okay? Pero ang sinasabi ko po dito, the conclusion of our commitment, hindi yung pagtatapos ng commitment mo. Actually, pag meron kang commitment, dapat hindi yan natatapos. Not until na ma-accomplish mo yung commitment mo na yan sa Diyos. Alright? So kaya po mga kapatid, ang sinasabi ko po dito, the conclusion of our commitment is that yung sa ating pong series of lesson all about commitment ay atin na po itong tatapusin. Alright? Dahil for the sa pagpasok po ng buwan po ng August, meron po tayong panibagong lesson na pag-aaralan po sa
sa buwan po ng August. Kaya po mga kapatid, ay simulan na natin, no? Hindi na natin 'to papatagalin dahil ako'y naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay excited na sa ating pag-aaralan sa buong o sa loob ng ilang mga sa loob ng ilang minuto. Now ganito po ang gagawin po natin mga kapatid, no, sa mga young people. Alam ko kung talaga kayo ay nakinig sa ating mga pinag-aralan noong mga nakaraang linggo, why don't you make a comment, no? Make a comment na kung saan ay tingnan natin kung ano yung natutunan nyo, and maybe siguro basahin natin yung iba, no? Yung ibang mga comments na aking makikita po dito, babasahin natin yan, re-reviewin naman natin yung ating mga series of lesson noong nakaraan, so that titingnan natin kung meron talagang natututunan ang mga young people and paano ang naging dating sa inyo ng ating pinag-uusapan. Alright, again, magandang hapon po sa inyo po lahat at sa ating po dito po sa Christian Bible Baptist Church, yung mga areas natin dito, North, South, East, and West Corner. Magandang hapon po sa inyo po lahat. Okay, sige po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pong pag-uusapan. Again, young people, please listen carefully. Alam ko yung iba sa inyo nasa trabaho, at alam ko yung iba sa inyo ay kumakain lamang dyan sa bahay. So, imbis na kayo ay magbabad sa cellphone, eh manood na lang muna kayo ng The Baptist Lunch. Ay, ako naman ay naniniwala na meron kayong matututunan sa ating pag-uusapan sa hapon po na ito. Alright, again, team preparation and team focus. This is our program designed for us ng ating mahal na pastor, at kaya samantalahin natin ang opportunity, samantalahin natin ang pagkakataon na meron tayong na-witness na or nakikitang programa para sa atin bilang isang kabataan. Alright? Sige, young people, let's go. Now, the conclusion ng ating pag-aaral patungkol sa commitment. Again, dito natin makikita kung gaano kahalaga ang commitment. Now, as we conclude our topic about commitment, just like what I've said kanina, I do believe now lahat ng young people ay merong natututunan sa ating mga pinag-uusapan. Alam nyo, young people, ito ang dapat ninyong practicein sa ating buhay, no? Again, sabi ko nga sa inyo, we are blessed to have a pastor, to have a church. I'm not saying this because Pastor Hill ay aking tatay, no. Kalimutan natin yun. Again, sabi ko nga sa inyo, ilang beses nyo na sa akin ito naririnig. Kapag nandito tayo sa church, ay ako ay tinitingnan ko when it comes to biblical advice and anything na patungkol sa aking ikalalago spiritually, tinitingnan ko po ang ating mahal na pastor as my pastor. Kaya nga po, mga kapatid, we are so blessed to have a pastor na kung saan, alright, we are so blessed to have a pastor na kung saan meron siyang puso para sa ating mga kabataan. Alam nyo, maraming kabataan ang pariwara ngayon ng buhay sa kadahilanan, nakakalungkot man pong sabihin, pero this is the reality that is happening right now. Na nung nagkaroon ng pandemic, ang maraming simbahan ay nagsara. Kaya nung maraming simbahan ngayon ang nagsara, yung mga young people ngayon na dating active doon sa kanilang ministry ay nagkalat. So nung nagkalat sila, wala na silang mapuntahan. So isa na lang ang mapupuntahan nila, na which is yun ang binigay na diablo na instrumento upang mas lalo silang malayo sa presensya ng Diyos, walang iba kundi ang mga gadgets. So kung hindi na nagamit ng maayos ang gadgets, nung hindi na nagamit ng maayos ang social media, doon na bumagsak ang kabataan. Pero tayo, dapat young people, team focus, team preparation, magpasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong isang pastor na kung saan meron puso para sa kabataan. Akalain nyo, ginawan tayo ng sariling programa. Diba? Maraming young people ang hindi nakaka-appreciate nito, but we should thank God na dapat nating ma-appreciate itong mga bagay po na ito. Alright? So young people, again, sabi ko po sa inyo as we conclude our topic about commitment, I do believe na ang bawat isa po sa atin ay merong natututunan sa ating pong pinag-uusapan. Like what I've told you in our past lessons, we need to take this topic seriously because ito po ay makakatulong sa atin na mag-mature in any aspect of our life. Alright? Again, sabi ko nga po sa inyo, this topic about commitment, okay? This topic about commitment ay kailangan po natin ito, we should take this seriously because ito po ay makakatulong po sa atin na tayo po ay mag-mature in any aspect of our life. Mapa-physical, mapa-spiritual, higit sa lahat, spiritual.
na pinag-uusapan po natin dito. Dahil sabi ko nga po sa inyo, maraming kabataan ang mahina po sa bagay po na ito. Yung paggawa ng commitment. Kasi kung naalala nyo po, sinabi ko po sa inyo last week, the last time na sinabi ko po ito sa inyo, ako'y naniniwala na ito'y naisulat ninyo or natandaan po ninyo. Last week na sinabi ko po sa inyo kung bakit maraming kabataan ang mahina pagdating sa paggawa ng commitment at ayaw nilang matutunang gumawa ng commitment. Sa kadahilanan, once you make a commitment will be your pattern in life. Yan na yung susundan mo eh. Okay? Sabi ko nga sa inyo, pangit naman, nagagawa ka ng ganito. And then iba naman yung susundan mo. Ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo, tapos ito naman yung susundin mo. So mahirap 'di ba magkokontrahan. Kaya nga maraming kabataan ngayon na ayaw matutunan gumawa ng commitment sa kadahilanan, yan ang pinakaayaw talaga ng kabataan ngayon. Yung meron silang susundang pattern. Gusto nila ang gusto natin ngayon mga kabataan, we want to do things in our own way. We want to do things in our own way. Diba? Yan ang gusto natin eh. But tanggapin man natin sa hindi, our own way is worldly way. Okay? Ulitin ko, young people. If we want to do things in our own way, believe it or not, that is a worldly way. Bakit? Kasi ang iisipin natin yung kagustuhan natin eh. Sabi ko nga sa inyo, pag ikaw ay gumawa ng commitment, mamaya, mapagdadaanan natin yan. Tsaka nung mga nakaraan, napagdaanan natin. Di ba? Ang gusto natin ngayon, mga kabataan, gagawa tayo ng mga bagay na kung saan yun lang yung gusto natin gawin. Yung nakikita lang natin. Kaya nga, nandyan na yung warning ng Bible. There is a way which seemeth right unto a man. Kasi kapag hindi nyo pinigyan pansin yan, doon kayo babagsak. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, we need to take this topic seriously. Ikaw man ay teenager, ikaw man ay team preparation, lalo na sa inyo mga team preparation. You need to take this seriously. Alam niyo po kung bakit? Sabi nga ng isa sa mga kasabihan po natin dito, sabi nga natin, hindi habang buhay ang isang bata ay mananatiling bata. Okay? Hindi habang buhay ang bata ay mananatiling bata. Ang member ng team focus someday magiging member ng team preparation. Ang member and from team preparation, someday you will going to start to build a family. So nakikita nyo po, we need to take this topic seriously sa kadahilanan, yun nga po eh, hindi habang buhay ang isang bata ay mananatiling bata. Katulad ngayon, birthday ni Angelo. O ilan taong kakahapon? 17. O ngayon 18 na siya. Hindi 17 siya kahapon, hindi ngayon 16, hindi po pababa ang edad eh. Patanda tayo, ilang taon na lang from now, magiging member na to ng team preparation. Huwag naman, sabi ni, may kumukontra dito. Oh, di ba? Oh, hindi habang buhay bata ang isang bata eh. From team focus, someday you will going to be a member of team preparation. And from team preparation, someday you will going to start to build a family. Mapupunta ka na sa programa ng Baptist Lunch every Tuesday and every Friday. 'Di ba? So makikita nyo, kaya nga kailangan po natin mag-mature. Kasi kapag hindi ka nag-mature bilang isang kabataan, 30 years old, naglalaro ka pa ng Mobile Legend. Oh. 'Di ba? Yeah, that is happening. Totoo po 'yan. 'Di ba? Alam nyo po, kahapon ba 'yan, no, Sir Bonching, no? Bumibili tayo doon, no, tindahan. Oh. Kahapon, alam nyo po, kahapon bumibili kami dun sa tindahan. Makikita nyo, may mga edad na, may mga magagandang trabaho, may mga pamilya na, still they are playing their mobile games. Bakit? Kasi po, yun eh, hindi sila nag-mature. Kaya nga sabi ko po sa inyo, in any aspect of our life, this will help us. Yung matutunan po natin na gumawa po tayo ng commitment, yung matutunan natin na tayo ay gumawa ng commitment sa ating pumbuhay, yan po ay makakatulong po sa atin na tayo po ay mag-mature in any aspect of our life. Now, as we grow old, we need to learn something that can help us. Yan po ang tatandaan po ninyo. Sa ating pong pagtanda, sa ating pagdagdag ng edad, mga young people, makinig po. Okay, mga kabataan, makinig. Sa pagdagdag ng ating edad, dapat kada dagdag ng ating edad, nag-iisip tayo ng mga bagay na pwede nating matutunan na kung saan makakatulong po sa atin.
Okay, hindi yung pagdagdag ng edad na ito, ang goal mo is magdagdag din ng skill dyan sa laro mo sa cellphone. Okay, pasensya na po tayo kasi ito talaga yung pinaka ano ngayon eh, trending ngayon sa kabataan. Kasi alam niyo po, nakakalungkot man isipin, even sa edad po ng 20, yeah, itong edad ng team preparation 25 up, mas actually mas marami pa akong nakikita sa kanila na sa ganung edad naglalaro eh, kaysa sa mga teenagers. Awkward. Eh. Yeah, awkward talaga. Sabi mo may pamilya ka na, naglalaro ka pa rin. Awkward. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, ganyan po ang nangyayari po sa mga young people ngayon. Kaya nga, kung ikaw na kabataan ngayon, it doesn't matter if you are a member of a team focus and if you are a member of team preparation, you need to learn to have a commitment because as we grow old, mga kapatid, as we grow old, kailangan po natin matutunan na we need to learn something that can help us. Now, ano po ang makakatulong po sa atin? And that is by learning to make a commitment. Because again, your commitment will be your pattern in life. Kung ano yung ginawa mong commitment, yan yung susundan mo. Yan yung susundan mo. Kaya nga, iwasan natin young people na tayo ay pabago-bago sa ating desisyon. Kasi once na yan ang binitawan mong commitment, yan na yan. Yan na yung susundan mo. Alright? Now, and in making a commitment, natutunan natin, actually, nagre-review pa lamang po tayo. In making a commitment, okay? Meron naman, ang kailangan naman natin, young people, na matutunan kung paano gumawa ng isang maayos at matibay na commitment. Alright? Yan ang kailangan nating matutunan, mga young people, kung paano gumawa ng isang maayos at matibay na commitment. Now, madali lang magsabi ng commitment. Natatandaan nyo, young people. Madali lang magsabi ng commitment. Pero, dapat sisiguraduhin natin, young people, na yung ating commitment na bibitawan ay maayos at matibay na commitment. Kaya nga nung nakaraan, pinag-aralan natin. All about, kaya nga nung our past lessons ay ating pinag-aralan ang foundation of commitment. Which is, you need to take a look at what God did to you. Okay? Now, dito at this point, alam niyo po kung ano po yung pinupoint po natin dito. Pag sinabi po natin na sa ating paggawa ng commitment, kung bakit yan dapat ang maging foundation ng ating commitment, kung ano yung ginawa ng Diyos para sa atin. Kasi the point here, brethren, is yung walang atrasan na commitment. Okay? Tinan niyo po, ha? Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Okay, tinan niyo po. Ang Diyos ay nagkaroon ng commitment po sa atin. Okay? Na the commitment is walang makakapaghiwalay sa atin sa kanyang kamay. Okay? Kaya nga pinatunayan niya po ito even nung tayo ay nagkasala. 'Di ba? Tayo ang gumawa ng paraan. Young people, makinig kasi ito yung pinaka-essence ng commitment eh. Ito yung dapat ninyong makita para pag gumawa kayo ng commitment, makukuha niyo yung point natin na walang atrasan. Okay? Now, ito yan. Tinan nyo po ha, ang Diyos ay gumawa ng commitment sa atin na ang sino man ay walang makakatanggal sa atin sa kanyang kamay, sa kanyang presensya. Now, sino po ang gumawa, young people, sino ang gumawa ng paraan para tayo mapahiwalay sa Diyos? Tao. Nagbigay ang Diyos ng instruction, ito lang ang kailangan mong gawin, ito lang ang kailangan nyong gawin, sa tao niya ito binigay. Alright? Way back sa creation pa lamang, yan ang binigay niya kay Adam and Eve. Nagbigay siya ng mga instructions na ito lang ang gagawin ninyo. Now, ang gagawin lang ng tao is just to obey. Kasus na nasira po yun dahil sa kasalanan natin. Hindi sumunod si Adan at si Eva, nagkasala ang tao. As by one man sin entered into the world. Okay? So, nagkasala po tayo. For all have sinned and come short of the glory of God. Noong nagkasala po tayo, ang gumawa ng paraan para muli po tayong ma-reconcile sa Diyos, walang iba kundi ang Diyos mismo. John chapter number 3, verse number 16, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Now, ako naman po ay naniniwala na alam ng Diyos Ama ang mangyayari sa kanyang anak. Now, imagine kung inatrust ng Diyos, aba, asasabihin ng Diyos Ama, ito pala yung mangyayari sa'yo dyan, abay, bumalik ka na lang dito. Papahirapan ka pala dyan, hindi ka pala rerespetuhin dyan, hindi pala gagalangin ang pagka-Diyos mo dyan, abay, bumalik ka na lang dito. Pero nakita niyo po, wala kayong makikitang storya sa salita po ng Diyos na merong ganyang nangyari. But even the Lord Jesus Christ said, not my will but thy will be done.
Diba? So nakita nyo po yung commitment na ibinigay ng Diyos sa tao. Diba? Walang atrasan. Yan po yung point eh. Kaya nga po, sabi ko nga po sa inyo, yan ang kailangan na maging foundation po natin every time we make a commitment. Kung ano po yung ginawa ng Diyos po sa atin. Kasi tinan nyo po, in making a commitment, sabi ko po sa inyo, kailangan nating matutunan kung paano gumawa at gumawa ng maayos at matibay na commitment. Alright, kaya nga, in this past lessons, pinag-aralan natin yung foundation of commitment. Kaya nga, a commitment with a wrong foundation is a powerless commitment. Yan ang tatandaan mo. Kasi kapag ikaw na young people, gumawa ka ng isang commitment based on your emotion, mahina yung foundation na yan. Konting iyak lang yan, tiklop na yung commitment na yan. Konting iyak lang ng kamag-anak mo, let's say ng mga kaibigan mo, wala na yan. Baka magkalimutan na tayo sa commitment na yan. Kaya nga, a commitment, in making a commitment, dapat na sikapin po natin na maging maayos po ito. Kaya nga, di ba, binasa po natin in the book of Psalms na sabi ni David, "What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me?" Ano yung pwede niyang i-commit? Ano yung pwede niyang ibigay sa Diyos? Sa lahat ng mga bagay na ibinigay sa kanya, ginawa sa kanya ng Diyos. Yun yung pinakamaganda, mga kapatid, na maging foundation ng commitment natin. Kasi the point here, brethren, sa foundation ng ating pong commitment is yung walang atrasan eh. Ito na yung ginawa mong commitment. Now, sabi ko nga sa inyo, imagine niyo kung ang Diyos umatras. Kung sakaling dumating kaya sa atin ang punto ng kamatayan, masasabi kaya natin na 100% tayong pupunta ng langit. Walang sino man makakapagsabi niyan kung umatras ang Diyos sa commitment na ibinigay niya sa tao. Pero nakita niyo po, hindi umatras ang Diyos. Kaya tayo ngayon, we are enjoying our Christian life. Diba? Because of that commitment na ginawa po ng Diyos para sa tao. Now, tinan niyo po, kaya nga dito, after that, after we study, okay, the lessons all about the foundation of commitment. And from there, we can learn kung kanino na dapat natin ibibigay ang ating commitment. Pinag-usapan po natin na wala na tayong dapat ibang pagbibigyan after making a good foundation of commitment, a strong foundation of commitment. Bumagsak po tayo sa ating pinag-aralan na wala na tayong ibang pagbibigyan at dapat pagbigyan ng ating commitment kundi ang ating pong Diyos. Diba po? Kaya nga, at sa pamamagitan niya, nalaman naman natin kung ano yung mga bagay na dapat natin i-commit sa Diyos. Di ba? Kung naalala niyo po, meron tayong pinag-aralan na tatlo. Your life, your thoughts, and your plans. Now, mamaya babalikan po natin yan. Now, we cannot deny the fact, brethren, young people, believe it or not, we cannot deny the fact that if we commit this, we cannot deny the fact that committing those things, ano po yung tatlong bagay na yon? Your life, your thoughts, and your plans. We cannot deny the fact that committing those things to God brings blessings. Alright? Hindi po natin madi-deny ang katotohanan na yung pag-commit natin ng ating pong buhay, yung pag-commit po natin ng ating pong kaisipan, at yung pag-commit natin ng ating mga plano sa Diyos, hindi natin madi-deny ang katotohanan na if we do that, blessing ang kapalit. Kung naalala nyo po, balikan lang po natin nung mga nakaraan sa ating pong pag-uusapan. Meron po tayong pinag-uusapan na pagdating po unang-una sa your life. Diba? Pinag-uusapan natin that we should commit your life to God. Diba? Pinag-uusapan po natin yan. Kaya nga po dito, nakalagay po dito, every time na tayo po may pinag-uusapan po na ganyan, lagi pong pumapasok sa pinakadulo ng ating pag-uusap, yung part na the blessings of committing our life to God. Una natin pinag-uusapan is the blessings of committing your life to God. Sabi ko nga po sa inyo, hindi nyo madi-deny yan, young people, na once you commit your life to God, merong kapalit na blessing yan. Now, ano po yung blessing? Wala nang pinakamaganda na mangyayari sa buhay natin, young people, kundi yung mismong Diyos ang maggagabay ng buhay natin. Wala nang pinakamaganda dun. Kaya nga, importante na i-commit natin. Importante na i-commit natin ang buhay natin sa Diyos. Sa kadahilanan, imagine niyo, paano pa mapapariwara ang buhay mo kung Diyos mismo ang maggagabay ng buhay mo bilang isang kabataan? Kung bakit maraming kabataan ang sira ang buhay ngayon, napapariwara ang buhay ngayon, kasi makikita mo naman eh,
na hindi Diyos ang naggagabay ng buhay nila. Bakit? Hindi nila ikinumit ang buhay nila sa Diyos. Pero subukan natin, gawin natin na hayaan natin na Diyos ang kumilos sa buhay natin. Believe me, young people, maayos ang buhay mo. Bakit? Ano po yung lagi natin sinasabi doon? Only God knows what's best for us. Diyos lang ang nakakaalam kung anong pinakamagandang pwedeng mangyari sa buhay natin. Bakit? Siya ang lumikha sa atin. Diyos lang ang pinaka merong magandang paraan para sa ikakaayos ng ating pumbuhay. Sabi ko nga, young people, don't try to build your life in your own way. Huwag mong gagamitin o huwag mong susubukan na i-build, okay, i-establish ang buhay mo sa pamamagitan ng sarili mong pamamaraan. Sabi ko nga sa iyo, kasi importante yan eh. Iyan ang pinakaano ng commitment. Alam nyo, young people, madali lang magsabi ng committed. Ako, committed ako, may commitment ako, ganyan. Pero tingnan mo muna unang-una, again, yung foundation. And after you make a foundation of your commitment, tingnan mo naman kung kanino mo naman ibinigay ang commitment na yan. Alright? Tingnan mo naman kung kanino mo ibinigay ang commitment na yan. Now, kung sa Diyos, now here's the blessing. Okay, here's the blessing of committing your life to God. God will guide everything in your life. Not just only one thing, young people, but God will guide everything in your life. Now, the second, sabi ko nga po sa inyo, pinag-aaralan natin, again, the conclusion na po ito, sama-sama na po ito. Now, the blessing, okay, of committing your life to God, Diyos mismo maggagabay sa'yo. Now, the second thing that you will commit to God is your thoughts. Okay, your thoughts. Set your affection on things above, not on the things on the earth. Sabi po ng Colossians chapter number 3, verse number 2, which is na yan po ang ating pong ginamit. Now, dito naman po, makikita po natin that the blessing of committing our thoughts to God, yung ating pong pag-iisip, yung ating pong kaisipan, now the blessing is that God will give us a proper way of thinking. Sabi ko nga po dito, wala nang pinakamaganda na mangyayari sa buhay natin kundi yung tayo ay bigyan ng Diyos ng tamang pamamaraan ng pag-iisip. Alam nyo, young people, itong nakakatawa dyan, young people. Okay? Kung minsan, sobrang dami nating iniisip, akala natin, ano ba yung word? Apakatalino. Akala natin, apakatalino na natin eh, di ba? Kapag tayo may naisip, alam mo kasi itong sakit natin, mga young people. Kapag meron tayong naisip, gusto natin gawin natin agad. Ay hindi na natin iisipin kung yan ay ikabubuti ba natin o ikasasama natin. Wala na pumapasok na ganyan sa isip natin. Basta ang alam natin, once na meron tayong maiisip, ang gusto lang natin is mangyari yung maiisip natin. Ang gusto lang natin is gawin natin kung ano yung gusto nating mangyari. Gawin natin kung ano yung nasa isip natin. Hindi na natin iisipin na ano kayang ano nito, kakalabasan nitong iniisip ko na ito. Diba? Yan ang sakit natin, young people. Kaya nga hindi rin mismo tayo, young people, hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ng ating sariling pag-iisip. Nakakatawa mang pakinggan, pero that's the truth. Sabi ko nga, ang young people ngayon, wala, tira bahala lang talaga tayo. Kung ano yung sa tingin natin mag-i-enjoy tayo, yun ang gagawin natin. Kaya nga, pag naisip natin na sa tingin natin na gagawin natin ito, ito yung gusto natin gawin kasi mukhang masaya ito, wala na. Hindi na natin iisipin na ikabubuti kaya ng aking buhay ito, makakatulong kaya ito sa aking buhay. Wala nang ganun. Bakit? Dahil kung ano yung maisip natin bilang isang kabataan, gusto natin action agad. Pero take a look dito sa Colossians chapter number 3, verse number 2. Diba? Tinuruan po tayo dito that we need to direct with fixed attention yung ating pong kaisipan. We need to set. Okay? That is the word set. Our affection, it means to exercise the mind. Okay? It talks about our mentality. So, saan po natin i-fix with direct attention? Saan natin i-direct with fixed attention, with established attention, yung ating pong kaisipan? Yung ating pag-iisip. Saan po? On things above. Okay, wala na po ibang tinuturo po dito kundi yung mga bagay na para sa Diyos, not on the things on this earth. Bakit po? Sapagkat if we fix our attention, our mind, yung ating pag-iisip sa mga bagay sa mundo po na ito,
eh walang mangyayari po sa buhay po natin. Kaya nga po dito, lagi ko po dito binanggit that right thinking always comes from God. That is the blessing of committing your thoughts to God. Now, the blessing of committing your plans to God, God will plan for you. Una, Diyos mismo magagabay ng buhay mo. Pangalawa, Diyos mismo magbibigay sa inyo ng proper way of thinking. Pangatlo, the blessing of committing your plans to God, Diyos mismo magpaplano sa inyo. Sino ang aayaw sa ganitong klaseng buhay ang people? Diba? Sino ang aayaw sa ganitong klaseng buhay? Bilang isang kabataan, gusto natin, pangarap natin, magkaroon tayo ng maayos na buhay. Now, sino aayaw sa ganitong klaseng buhay? Kaya makikita niyo po dito, yan yung pinakamagandang mangyayari sa buhay po natin. Yung masunod ang plano ng Diyos sa buhay po natin. Committing our plans, the blessing is that committing our plans to God means we allow God to plan for us. Kaya nga once na Diyos ang magplano sa buhay natin, young people, that is only for the betterment of our life. Minsan tayo, pag meron tayong mga plano na kung saan nakakalungkot mang isipin, pero ikasisira ng buhay natin. Pero kapag Diyos ang nagplano ng buhay po natin, young people, that is for the betterment of our life. If you want to achieve or accomplish something in your life, learn to commit your plans to God. Okay? Yan po ang tatandaan po ninyo. If you want to achieve, team focus, teenagers, if you want to achieve something in your life, okay, learn to commit your plans to God. Team preparation. I love it. Magtatayo ka ng pamilya balang araw. Kung gusto mo ma-achieve ang pag-aasawa, tingnan mo muna kung anong nasusunod na plano sa buhay mo. Ha? Plano ng Diyos o plano mo? Baka kaya ka natatagalan, sabi ko nga last week, baka nakikita ng Diyos plano mo ang nasusunod. Kaya nga, kung hindi plano mo ang nakasunod, eh hindi bibigay sa'yo ng Diyos yung gusto mo ma-achieve. Diba? Kaya nga, if you want to achieve something in your life, learn to commit your plans to God. Now, yan po yung ating mga pinag-usapan. Now, sabi ko nga po sa inyo, young people, we cannot deny the fact that if we commit those things to God, those things will bring blessings in our life. Lahat po yun, kapag ikinumit natin sa Diyos, ang kapalit nun blessing. Hindi pwede, ito young people ang tatandaan po ninyo, para maintindihan ninyo, para hindi kayo mawala ng gana sa commitment, sa pag-commit ninyo ng mga bagay na ito sa Diyos. Para hindi kayo mawala ng gana, etong tatandaan ninyo, every time that you will commit something to God, sisiguraduhin ko po sa inyo na blessing ang kapalit niyan. Meron niyan laging kapalit na blessing. Lalo na kapag nakita ng Diyos na seryoso ka dyan sa commitment na yan, believe me, pagpapala ang ibubuhos sa'yo ng Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, if we learn to commit those things to God, God always brings us blessing. Now, as we end this lesson, all about commitment, let's see naman, ngayon pong pagkakataon po na ito, alam natin yung foundation, alam natin yung pamamaraan, kung kanino natin ibibigay yung commitment, ano-ano yung mga bagay na ibibigay natin sa Diyos. Now, as we end our lesson about commitment, let's see kung paano natin mapapanatili. Eto na, young people. Alam nyo kasi, sige, tapusin ko muna to. Let's see kung paano natin mapapanatili ang ating sarili sa ating mga pinag-aralan na ito. Alam nyo, sinabi ko po ito sa area ko eh. Noong first quarter ng taon na ito, nag-aral kami patungkol po sa prayer. Abay, syempre, excited ka ngayon mag-pray kasi tuloy-tuloy yung pag-aaral ng series of lesson eh. Second quarter, soul winning. Excited ka ngayon mag-soul winning. Pero nung mga natapos yung lesson na yon, sabi ko, ilan pa kaya sa atin ang gumagawa ngayon nun? Diba? Kung paano yung kaseryosohan mo sa panalangin noon, kung paano yung kaseryosohan mo sa soul winning, ilan pa kaya ang gumagawa sa atin nun ngayon nung natapos yung series of lesson natin na yon? Alam niyo po, yan po ang sakit natin. Pero young people, yan ang dapat nyong hindi gawin. Dapat, ngayon meron na kayong natutunan, kuhanin nyo agad yan. You keep it. You should guard it. Kasi ang diablo, pipiliting tanggalin sa inyo yan eh. Na para hindi makuha yan ang diablo, you should learn to keep it. You should learn to guard it. Protect it with your life. Okay? Kaya nga ngayon, pag-aaralan natin kung paano natin mapapanatili ang sarili natin sa pag-aaral po natin sa all about commitment. The highlight of making a commitment
Open with me your Bibles kung meron po kayo dyan. No? Alam ko, makain kayo. Pero if you have your Bibles with you, open your Bibles. Meron po akong babasahin pong talata po sa inyo po dito. In the book of Colossians chapter number 3. Colossians chapter number 3 in verse number 23. Ang sabi po dito ng Bible, "And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men." Alright, yan po ang sabi po ng Bible, Colossians chapter number 3, verse number 23, "And whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men." Now, as your host sa Baptist Lunch episode ng mga young people, as your host here sa the Baptist Lunch Young People episode, isa lamang po ang aking pong panalangin. Okay? Isa lamang po ang aking pong panalangin. And that is kung paano, kung ano man yung ating mga natutunan. Okay? Kung ano man yung ating mga natutunan sa ating mga pinag-aralan. Okay? Naway itanim po natin ito sa ating pong puso at isipan. Okay? Yan po ang aking pong panalangin. Bilang isang host ng The Baptist Lunch, it is an honor and it is always a privilege na ako po ay nakikita nyo po dito sa inyo pong harapan. Now, hindi po kami nagtuturo po dito, hindi po kami nag-aaral po dito para lang sa sabihin na meron lang maituro, no? Hindi po. Of course, kami ay nagtuturo po dito, kalaki po niyan, meron din po kaming panalangin. At ang aming pong panalangin, ako po personally, ang aking pong panalangin para sa mga team focus na nakikinig ngayon at para sa mga team preparation na nakikinig po ngayon. Ang aking pong panalangin is that kung paano man ang natutunan natin dito ay mapanatili yan sa ating pong puso at isipan. But you know what, young people, listen carefully. You know what? It takes a committed heart and mind to do that. Yung panatiliin mo, yung natutunan mo about commitment, it takes a committed heart and a committed mind na magawa yan. Yung panatiliin mo, yung lahat ng natutunan mo all about commitment, takes commitment. Alam niyo po ba yun? Yung panatiliin mo, yung natutunan mo all about commitment, takes commitment. Naintindihan kaya nila? Maliwanag naman po, di ba? Maliwanag naman po, di ba? Yung natutunan mo all about commitment sa loob ng isang buwan na pag-aaral natin patungkol sa commitment. Ano man ang natutunan mo, okay, sa commitment na yan, yung panatiliin mo lahat ng natutunan mo sa commitment, takes commitment. Aha! Alright? It means in order for you to stay on the things that you've learned, you need to be committed. Now, the question is, how are we going to do that? Okay? The secret of making a commitment. The highlight, una, ngayon, the secret of making a commitment. Colossians 3:23. Ito po ang sikreto para ikaw ay manatili sa lahat ng natutunan mo patungkol sa commitment. Ang sabi po dyan ng Bible, "And whatsoever ye do." The word "do," makikita nyo po dyan na ginamit po yan ng Bible sa salitang commit. Okay? Sabi ko po sa inyo, if you will just study the verse, makikita nyo po kung paano po ginagamit yung mga words po dyan po sa Bible. Now, dito po, ang sabi po ng Bible, "And whatsoever ye do." Yung word na "do" ay hindi lang basta ang ibig sabihin niyan, hindi lang basta kung ano yung ginagawa mo. Okay? Now, ginamit din po yan ng Bible sa salitang commitment. Aha! Kaya nga po, kung babasahin po natin yan, kung paano po siya ginamit ng Bible, ang sabi po dyan, "And whatsoever ye commit." Okay? "Commit it heartily." Now, what is the word "heartily"? It means with all sincerity. Okay? It big sabihin po, it involves seriousness. It involves being dedicated. Diyan po sa mga bagay po na yan. Kaya nga po, ang sabi po ng Bible, kasi yan ang gusto natin eh. Ang gusto natin, our goal, young people, is that kung paano tayo mapapanatili doon sa commitment natin. Doon sa pinag-aralan natin. Kasi imagine niyo sa loob ng isang buwan, pinag-aralan natin kung paano tayo matutong gumawa ng commitment. Kung anong kahalagahan ng commitment. Anong importansya ng commitment? Lahat yan pinag-aralan natin sa loob ng isang buwan. Kaya nga, kung hindi natin ito pag-iingatan, ang diablo tatanggalin yan. Kaya tinan nyo, young people, makinig. Once na tinanggal na ng diablo
ang commitment ulit sa'yo. Dahil sa loob ng isang buwan, iyan ang natutunan mo eh. Excited ka na ngayon i-apply. Gusto mo na ngayon gumawa ng commitment. Alam mo na yung foundation, alam mo na yung mga i-commit mo sa Diyos. Now, excited ka na ngayon. Pero ang Diablo, excited din na tanggalin sa'yo yan. Abangan mo lang. Sabi ng Diablo, abangan mo lang. Aha! Abangan mo lang. Ha? Abangan mo lang. Pag kinuha yan, pagtapos ng series of lesson nyo, maniwala sa akin, kukuhanin ko sa'yo yan. Oh. Kaya nga, kapag hindi natin binigyan pansin ito, young people, na anuman ang dapat nating i-commit, dapat i-commit natin yan with all sincerity, but take note, with all sincerity to God and not to men. Ang sabi dyan ng Bible, and whatsoever ye do, do it heartily as unto the Lord and not unto men. From this verse, young people, we can learn how important it is that whatsoever we commit, we should commit it with all sincerity to God. Ulitin ko po. Mula dito po sa talata po na ito na ating pong binasa, we can learn how important it is that whatsoever we commit, we should commit it with all sincerity to God and not to men. Dito makikita natin na yung commitment natin, ang pangunahin na dapat maitaas is walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga doon sa ating mga pinag-aralan, young people, noong mga nakaraang linggo, pinag-aralan natin na kailangan unang-una na matutunan mo at ang ano ang importansya ng kapag ikaw ay nag-commit sa Diyos. From there, nalaman natin yung foundation. Kaya nga dito, pinakita sa atin na ang pangunahin na dapat maitaas sa ating commitment, hindi yung tao. Hindi kung sino-sino, kundi ang Diyos. I love it! Because that is the very essence of commitment. That is the very purpose of commitment. That is the very beauty of commitment. Sapagkat, young people, take note of this. Kapag Diyos ang naitaas sa ating commitment, we will never leave our commitment. Kapag ang Diyos ang naitaas sa ating commitment at hindi tao, hindi natin iiwanan yung commitment natin. Kasi nakabase yan doon sa foundation natin. Na ano yung foundation natin? Kung ano yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nga, kapag yung ating commitment, okay, ang naitaas dyan sa ating commitment, ang naitataas dyan sa ating commitment ay ang Diyos, hindi natin iiwanan. Okay? Hindi natin iiwanan yung commitment na yan. Alright? Kaya nga, young people, ito ang dapat ninyong tandaan. Young people, listen carefully. Don't make a commitment to please others. Nakuha niyo yun, young people? Don't make a commitment to please others. Aha! Huwag kang gagawa ng commitment kasi meron kang gustong pasikatan or meron kang gustong patunayan. No. Hindi mo ma-accomplish anuman ang commitment na ginawa mo just to please others or just to prove something sa ibang tao. Believe me, wrong foundation yung commitment na yan. Tandaan mo, a commitment with a powerless, okay, foundation, a commitment with a wrong foundation is a powerless commitment. Yan ang tatandaan mo, young people. Powerless yung commitment na yan kung yan ang purpose mo. Kaya nga, don't make a commitment just to please others. Do your commitment with all sincerity to God. And whatsoever ye do, whatsoever ye commit, commit it with all sincerity. As unto the Lord and not unto men. Again, sabi ko sa inyo, young people, huwag kang gagawa ng commitment para lang makita ng ibang tao ba, okay, ito meron tong commitment, ha? Iba ka rin, ha? Iba ka. Oh, unique ka. Para sabihin lang yan, no, kalimutan mo yan. That is a wrong foundation of commitment. Now, in order for you, para mapanatili mo ang sarili mo dyan sa commitment na yan, gawin mo yung commitment mo na yan with all sincerity para sa Diyos at hindi para sa tao. Hayaan mo ang tao. No? Yan yung sinasabi ko sa inyo last week. Kapag maayos ka sa harap ng Diyos, automatic maayos ka sa harap ng tao. Hindi pwedeng maging maayos ka sa harap ng tao, young people, and yet hindi ka maayos sa Diyos. No, hindi yan. Lahat yan, mga kapatid, young people, lahat yan ay babagsak sa commitment. Sa paggawa mo ng commitment. Bakit? Bilang isang kabataan, bilang isang member ng Team Focus, bilang isang member ng Team Preparation, your commitment will be your pattern in life. Yan na yung susundan mo.
Now, tingnan mo yung foundation. Tingnan mo kung kanino mo binigay ang commitment na yan. Alamin mo kung ano yung mga dapat mong ibigay na commitment sa Diyos. Now, once you do that, para mapanatili ka dyan, sabi ng Bible, and whatsoever you do, anuman ang kinumit mo sa harap ng Diyos, do it heartily sa Diyos at hindi sa tao. Tandaan mo, sa Diyos mo ikinumit yan, hindi sa tao. Anuman ang masabi ng tao dyan, kalimutan mo yung masasabi ng tao. Kasi hindi mo naman sa kanila kinumit yan eh. Kinumit mo yan sa Diyos. Kung may masabi ang tao, let them speak. Pero huwag mo silang papansinin. Let them speak, but don't entertain them. Kasi once you entertain them, babagsak eh. Tao ka lang. May puso't damdamin. Tao ka lang din. Parang tawa mo yun, Joshua. Tao ka lang din naman eh. Kaya kung aasa ka sa sarili mo, hindi mo kakayanin. Now, ibigay mo yan sa Diyos. Tandaan mo, sa'yo yan. Ibinigay mo yan sa Diyos. Ikinumit mo yan sa Diyos. So, gawin mo yan with all sincerity as unto the Lord and not unto me. I love it. Young people, again, don't make a commitment to please others. Do your commitment. Do your commitment. Ano man ang kinumit mo sa Diyos, kinumit mo man ang buhay mo, kinumit mo ang pag-iisip mo, kinumit mo ang plano mo, do your commitment with all sincerity to God. Ako po'y naniniwala na sa pagtatapos ng ating pong commit, ng pag-aaral po natin, all about commitment, sa loob ng isang buwan, meron po tayong natutunan. And young people, wag lang panatiliin na natutunan, kundi ilabas natin. Application. Okay? Yan ang magmamanifest na meron ka talagang natutunan kapag in-apply mo na sa iyong buhay. No, kaya nga sa lahat ng team focus, sa lahat ng team preparation, it is an honor for me na makapagturo po all about commitment. Alam niyo, walang excuse mo sa bagay po na ito. Habang ako po ay nag-aaral, sabi ko, ito rin yung kailangan. Of course, wala nang ibang unang-unang tatamaan ito kundi ako. Kaya it is only by the grace of God. It is only by the grace of God na ako po ay nandito po sa inyo harapan. Kaya sabi ko po sa inyo, it is an honor for me na magturo po all about commitment. Kaya ang aking pong panalangin at ang aking kasiyahan ay yung magsama-sama tayo na mai-apply po natin ito sa ating pong buhay. Ako po ay naniniwala, for the whole month of July, meron po tayong natutunan all about commitment. Alright? So again, bago po tayo magwakas, hindi tayo magwawakas ng hindi natin papasalamatan ang ating pong mga frontliners. Alam niyo po, sa kabila ng pabago-bagong panahon, ngayon ay meron Delta variant na naman na tinatawag. At of course, naniniwala naman tayo dyan. Kaya naman ina-announce yan ng ating gobyerno. It's for our own safety lang din. Okay? Kaya, anuman mga kapatid, ang mga panahon na pabago-bago, alam niyo po, isa lang ang sumasalo niyan lahat. Yung ating mga frontliners. Kaya nga, hindi natin lagi natin tatapusin. Okay, rather, lagi natin tatapusin ang programa po na ito na meron tayong pagbibigay pugay sa ating pong mga frontliners. Kaya to all the frontliners that are out there, especially yung mga members ng Christian Bible Baptist Church po na ito na frontliners, we are always praying for you, and here's a song para po sa inyo pong lahat. What this dying world could use is a willing man of God who dares to go against the grain and works without applause. A man will raise the shield of faith, protecting what is pure, whose love is tough and gentle, a man whose word is sure. God doesn't need an orator who knows just what to say. He doesn't need authority to reason him away. He doesn't need an army to guarantee a win. He just needs a few good men. Men full of compassion who laugh and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die.
men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. He calls the broken derelict, whose life has been renewed. He calls the one who has the strength to stand up for the truth. Enlistment lines are open, and he wants you to come in. He just needs a few good men. Men full of compassion, who love and love and cry. Men who face eternity and aren't afraid to die. Men who fight for freedom and honor once again. He just needs a few good men. Men full of amen. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay sa ating pong programa po ngayon pong hapon po na ito. And maraming salamat po sa lahat ng families and sa lahat ng young people. Magkita-kita po tayo mamaya at 5:30 in the afternoon sa ating pong midweek service. Let us all be a part of our service, virtual and actual, at ganun din po sa ating pong Facebook Live. Let's invite more first-time visitors and let us enjoy our series of lessons all about our family time with God. To all the viewers out there, maraming salamat po in behalf of our pastor as the producer of the show, and sa lahat ng The Baptist Lunch staff, mula sa audio director and cameraman, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Stay safe. Thank you and bye-bye.